What's up mga Retsam? Kumusta? Welcome back again sa aking channel mga Retsam. What I have here is a package that I ordered from Shopee. Dagdag collection ko na naman mga Retsam sa aking mga tools. Na-addict na kasi kong mga Retsam sa kaka-collection ng mga tools. Alam nyo naman, mahilig kasi kong mga collection talaga nito. Gawa ng mahilig kasi ko sa mga DIYs. Saka pag may mga repair sa bahay, ako lang ang gumagawa. Kaya mas magandang marami tayong mga tools, kumpleto tayo sa mga tools para hindi tayo masyadong namumroblema. Para kapag ano man ang kailangan nating tools, meron tayo. Kaya ito, umorder ako ng digital clamp meter. Actually mga Retsam, meron na akong digital multimeter. Kaya lang, iba kasi ito. Kasi ano to eh, may clamp meter. Medyo ano to, medyo kahit papano medyo safe yung may clamp meter. Kasi pag magsusukat ka ng current, non-contact. Dahil siya, clamp meter. So, tara guys. Ano bang pinakatama nito? I-unbox ba? Or i-unwrap? Pero mas bet ko talaga mga Retsam ang i-unpack. Tara Retsam, samahan nyo akong i-unpack ang aking bagong digital clamp meter. Tara, let's go! Yun mga Retsam, buksan na natin. Uli, epic fail kanina mga Retsam. Nabuksan ko na, hindi pala naka-play ang video natin. Ay nako, Diyos ko puro de. Kaya ito, bukas na. Ulitin na lang natin mga Retsam. Bali, hindi pala to no need na palang i-unbox mga Retsam. Kasi walang box. Ano lang siya, nakalagay sa isang pouch bag yung clamp meter na in-order ko. Buksan na natin. Yan. Meron siyang manual nakasama sa loob. In English. Yan. In English yung niya, manual. Yan, nandito lahat. Picturean ko na lang 'to tapos ilalagay ko na lang sa video mga Retsam para makita nyo. Yan. Tabi muna natin. Tapos, ano pang ibang kasama dito? Meron siyang ito, measuring temperature probe. Para ito mga Retsam sa pag-measure ng temperature. Ayan. Thermocouple. Sabi muna natin. Tapos, syempre, meron siyang test leads. Or test probes. Naka color code black and white, red sa positive, black sa negative. Tapos ito na yung pinaka niya, clamp meter. Yan, naka plastic. Yan, nagupit ko na kasi ito kanina, hindi ko kasi napansin agad. Hindi pa pala naka-play ang camera natin. Yan. Meron siyang kasamang ganito. Para ilalagay yan dito sa wrist. Para hindi nalalaglag. Yan. Ganyan mga Retsam. Ayos. Maganda. Tapos wala tong kasamang battery yata mga Retsam. I-check natin dito. Ay. Yan, let's check it out. Yan mga Retsam, it's empty. Lagyan muna natin ng battery mga Retsam. Ito na ang mga battery para ma-review na natin to mga Retsam. Tapos ituturo ko na rin sa inyo kung paano gamitin to, kung saan ginagamit lahat ng to after this.
yaman din lamang at i-review na natin to. Turuan ko na rin kayo kung paano gamitin to. Yan, kabit na natin. Ay, ibalik na natin to. Takpan na natin. Yan, ngayon naka-off siya. Ayan, ito pala ang ano. Ito ang brand name niya, mga Richam. Richmeters. Ito yung model niya, 901D. Ang price niya, mga Richam, is nabili ko siya sa halagang 47.96 Malaysian ringgit. Kung i-convert natin sa Philippine peso, mga nasa ano yan, 586 pesos. Pesos. So ayan, ngayon naka-off siya. Una, alin bang uunahin natin dito, mga Richam? Unahin natin ang ito. Ayan. Pangsukat ng temperature. Ang pangsukat niyan ay ang gagamitin natin ay ang ito, ang provided na measuring temperature probe. Let's try it. Subukan natin i-try. Ayan. Dito ang itim. Dito ang pula. Ayan. Ayan. 31 degrees Celsius. Subukan nating hawakan. Ayan, bumaba. Subukan natin guys na doon i-measure sa aircon. Ayan mga Richam, try natin dito sa aircon. Ang setting nyan is 17. Mga 17 degrees. Nagsiswing pala. Ayan mga Richam, ayan. Ayan, halos hindi siya nagkakalayo ng ano, ng reading. Ayan. 15 degrees Celsius. Ang setting ng aircon is 17. Yan, ngayon itry naman natin mga Richam dito sa refrigerator. Yan. Ilagay natin sa loob. Ayan, dapat 0 yan kasi freezing point. Ayan mga Richam. Ilagay natin sa loob. Ayan mga Richam, dapat almost 0 yan kasi ang freezing point is 0. Ayan. Ayan, ayos lang. Ito pang ano to, hold. Para may, pang function yan is hold, para may hold yung nasukat nating value. So ayan, balik ulit tayo dito mga Richam. Ganito po gamitin yan para to sa temperature. Ang kailangan gamitin natin is yung provided na
test probes na ito, na measuring temperature probe. Tanggalin na natin. So next mga red sum is dito tayo sa hertz. Ito ang sinusukat, ito is ang frequency. Ngayon saan ba natin ginagamit to? Ito ang gamit nito ay halimbawa sa atin sa Pilipinas, ang standard sa ano natin, ang standard na ginagamit ay 60 hertz. Di ko lang alam dito sa Malaysia kung ilan. Ayan, itry natin mga red sum na sukatin. Kailangan natin ng outlet, tapos kailangan nating anuhin dito kasi hindi natin masusukat dyan kasi nakalakyan dito. Kailangan nating yan para bumukas. Yan, ingat lang mga red sum pagka mga ganito kasi AC to eh. Yan, i-on natin, saka natin ilagay ang test probes. Yan mga red sum, 50. Hertz pala ang standard nila dito. Yan mga red sum. Tanggalin na natin. 50 hertz pala ang standard dito. Ngayon ko lang nalaman. Ngayon dito naman tayo mga red sum. Ayan. Kapag ka nakadilaw, ibig sabihin, ayan, pwede natin pindutin ito. Kasi pwede tayo ngayon nakaano siya, nakaset sa ayan, diode. Kung diode ang i-check. Ito sa continuity. Ayan. Ito naka yan, pang kapasitor pag mag-check ng capacitance. Yan, ibig sabihin yan pang resistance. Yan, unahin natin tong pang diode. Ayan, pagka ganyan ang symbol. Yan, malabo, hindi yata kita sa camera. Ayan, pagka ganito ang symbol mga red sum, para yan sa diode. Ngayon, ano ba mga red sum ang itsura ng diode? Ang diode mga red sum ay ganito. Ayan. Kinahoy ko lang to kasi wala kong available kasi dito eh. Ito lang mga available ko na piyesa. Ang diode, ano yan mga red sum? Yan, may dalawang terminal. Semiconductor to. Typically mga red sum, it allows the flow of current in one direction only. Ngayon, paano ba natin i-check to mga red sum? Ganito yan. Bali ito, ito ang ano niya, ito ang anode, ito ang cathode. Ang anode yung ano yan, yung positive terminal. Ang cathode yung negative terminal. Ang palatandaan yan, ito yung parang may guhit. Yan. Malabo. Yan, yung may guhit. Yan yung cathode. Minus. Ngayon para i-check yan. Yan, kita mo sa camera mga red sum.
Ito yung may nose, yung may guhit. Tapos ito yung plus. Yan mga retsam. Hawakan ko na lang para hindi tayo nahihirapan. Ito yung may guhit, yung minus, cathode, tapos yung anode plus. Yan. Yan yung reading niya. May drop na 0.528 volts. Typically ang mga reading niyan mga retsam nasa mga 0.3 ganun, 0.3 to 0.7 ganyan. Ayun. Ngayon pag binaliktad natin 'to, dapat walang reading. Ayun, ganyan mga retsam. Ibig sabihin, ang diode natin ay okay pag ganyan. Ayun. Ayun, pag forward bias nasabi, yung positive sa positive, negative sa negative. Forward bias ang tawag niyan mga retsam, dapat may reading somewhere between 0.3 to 0.7 volts. Tapos pag reverse bias dapat ganyan, open loop. Ayan, diyan ginagamit yang yan sa diode tester. Ang sunod mga retsam, yan, itong sa continuity or continuity. Ngayon, saan ba natin ginagamit yan mga retsam? Ang continuity mga retsam, yan, ginagamit yan. Parang ganito, pag ginanyan mo siya, yan, merong beeping sound. Ibig sabihin, may connection. Pag ganito, open, wala. Ngayon, saan pa natin pwedeng gamitin yan mga retsam? Halimbawa, sa switch. Paano natin malalaman na ang switch na to ay okay pa? Yan, kung mapapansin nyo, meron siyang tatlong terminals. Ayan, may nakalagay dito sa gilid, NO, normally open. Itong isang terminal, NC, ibig sabihin normally close. Yung gitna, yan yung common mga retsam. Ang NC, ibig sabihin yan normally may ano yan, normally close, ibig sabihin may connection. Dapat pag chinek natin yan mga retsam, ang common to normally close dapat may beeping sound. Yan. Ito dapat wala. Yan, ibig sabihin okay. Tapos pag pinindot natin 'yan, magbabaliktad 'yan. Dapat ito may magko-close, ito mag-o-open. Dapat ito wala na tong sound, wala na tong beeping sound. Tapos ito dapat meron. Yan, sa ngayon dapat ito meron. Ito wala. Try nating i-press. I-press natin mga retsam. Yan. Dapat pag prenis ko dapat mawala. Ah. Ito naman. Ito yung sa normally open, dapat wala, dapat pag prenis natin dapat may beeping sound. Yan, ibig sabihin okay itong switch. Yan, ibig sabihin okay ang switch natin. Ngayon, saan pa ba natin pwedeng gamitin ang continuity? Sa pag-check ng halimbawa, meron tayong fuse. Ayan. Ano to? Hindi siya glass. Hindi natin alam kung ang fuse ay buo pa ba, mga retsam. Kaya kailangan natin ng continuity tester para ma-check natin kung buo pa.
Yan, ibig sabihin okay pa to. Yan, pwede siyang pang-check ng fuse. Tulad halimbawa rin ito. Ito fuse din to, mga Retsam. Thermal fuse ang ginagamit sa mga electric fan. Yan, check natin. Yan. Okay. Tapos ano pa ba? Tapos mga Retsam, halimbawa meron tayong wire, ipalagay na natin ano to, yung kulay niya is pare-parehas. Ngayon pwede natin gamitin ang continuity tester para i-trace kung halimbawa lang pare-parehas ang ano nito kulay. Lagay natin dito. Yan. Lagay natin yung isa dito sa kabila. Ipalagay na natin pare-parehas ang kulay natin. Ipalagay natin pare-parehas ang kulay ng mga wire. Ngayon di natin alam dito kung alin yung karugtong niya dito sa kabila. Yan, pwede natin gamitin ang continuity para i-check kung saan yun. Ayan. Yan, ibig sabihin ito yung karugtong niya. Ganyan ang gamit niyan, mga Retsam. Pwede natin gamitin yan na pang-check. Yan, ibig sabihin ito yun. Yun, malinaw na mga Retsam. Tapos ang sunod ay yan, pag yan may nakalagay na NF, ibig sabihin yan naka nanofarad. Ibig sabihin yan para yan sa pag-check ng capacitor. Ngayon meron ako dito ito capacitor. Check natin mga Retsam. Ang value niya is 0.4 microfarad. Check natin. Yan mga Retsam. Ang value nito is 0.4 microfarad. Tapos ang nakalagay sa multimeter is 401.3. Naka nanofarad. Pag nag-move tayo ng tatlong decimal point pabalik, na magiging ano yan, 0.4. Naka microfarad. Maraming ano mga Retsam, iba-iba ang mga klase ng capacitor. Meron pa ako dito. Ito kasi ano to yung mga nasa electric fan yata to. Yung mga nasa electric fan. Depende kasi yan sa applications. Tapos na tayo sa capacitor. Ang susunod is yung sa yan, resistance. Pang-check yan ng mga resistor. Yan, meron tayo ditong resistor. Yan. May ano yan mga Retsam, color code. Brown, black, brown. Ang value nito is 100 ohms. Yan. Sapatin natin. Ayan, 98, almost 100. May ano kasi yan mga Retsam, tolerance. Ayan, 98. Meron pa tayo dito. Ayan, blue, red.
yung color code niya. Ang value nito is 6.2K. 6.2K. 6,200 ohms. Sukatin natin mga red sum. Ayan mga red sum. 6.19K. Almost, ano? Almost eksakto. Tapos ito mga red sum. Resistor din to. Ayan, nakalagay din dito. 100 ohms. Ayan, sukatin natin. Ayan, 99. 98. Ayan, almost 100. Tapos, ganito mga red sum. Resistor din to. Kaya lang, ano siya? Variable. Yan. Pwede mong baguhin ang ano niya, resistance. Check natin mga red sum. Yan, 0. Pihit natin. Yan. I-max natin. Yan. 20K. 20K ang maximum. Yan, meron yan nakasulat sa likod yung value niya. Ayan. B2 0 yung 3. Yan, dagdag ka ng tatlong 0, yun na yun. 20K, 20,000 ohms. Yan, tapos na tayo mga red sum dito sa part na to. Dito naman tayo sa susunod. Yan. Pangsukat to ng voltahe in DC. Direct current. DC ibig sabihin direct current. Ngayon, saan ba natin pwedeng gamitin yan mga red sum? Pwede yan. Halimbawa, meron kang battery. Ito. Pag mga ganito, DC to. DC. Yan. Ito yung minus. Yan, positive. 9 volt battery ito, mga red sum. Ayan. Sukatin natin. Ayan. 8.8. Medyo na-drain na kasi kaya hindi na siya masyadong ano. Hindi na siya naka-reach ng 9 volts. Or ganito, double A na battery. Ayan. Ayan, 1.5 volts. Ito yung plus, minus. Ayan, squatin natin. Ayan, fully charged pa mga red sum, 1.6. Or, sa ganitong battery rin mga red sum, CR203 to. Ayan, button type. Parang button na battery. 3 volts naman to mga red sum. Ito yung positive side nya. Ito yung minus. Ayan, squatin natin. Ayan, low bat na yata to. Kakanda buhol-buhol na mga red sum. Ay, baliktad. Ito pala yung minus, ito yung plus.
Yan, low bat na to mga Richam. Wala na tayong ma-measure na voltage. 0.6 na lang. Wala na talaga. Side na. Drain na mga Richam. Or ano pa ba? Yung sa power bank mga Richam, ang output dyan 5 volts DC. Yan, meron ako ditong USB cable na putol. Yan. Ito yata yung positive dito. I-on natin. Yan. Yan mga Richam, 5 volts DC. Nakikita ba? Yan, 5 volts DC. Ngayon, halimbawa pagkabaliktad ang lagay mo, pwede rin yan, magkakaroon lang yan ng minus dito, negative sign. Yan, negative 5 volts, ibig sabihin baliktad ang test leads. Saka ano pa ba mga Richam, pwedeng example mga ganito, mga power adapters. Ayan, pwede rin natin gamitin yan mga Richam. DC rin ang output. DC rin ang output nyan. Saksak natin. May nakalagay yan mga Richam. Ayan, may symbol naman yan eh. Yung nasa loob ang positive, yung nasa labas ang minus. Meron kasi nito yung iba, baliktad. Ayan, saksak natin. Check natin ang output. Ito yung minus. Ito yung plus. Nasa loob. Yan, 12 volts. 12 volts DC mga Richam. Yan, may nakalagay naman yan dito. Yan, 12 volts. So, tapos na tayo mga Richam dito sa voltmeter para sa DC. Dito naman tayo sa AC. Yan. Para naman to sa AC. Ngayon, yung mga AC, saan ba yan sinusukat mga Richam? Excuse me po. Balik tayo uli dito. Sasaksakan. Ang ito, mga Richam, ginagamit yan pang sukat ng voltage sa ating mga outlet. Yan, tulad nito. I-on natin uli. Yan, naka-AC. Suksok natin. Yan, 230 volts. Hindi makakontak. Yan. One volts mga Richam. Tapos pwede rin siyang iano pala. Ayan, may option na pang hertz. Pwede rin i-check ang ano, frequency. May na ang contact sa loob. Ayan, 231 volts. Pwede rin i-check ang frequency.
kasi nakaano siya eh, kulay orange, ibig sabihin pwedeng ano dito, may option siya dito. Yan, 50 Hz mga red sum ang frequency. Ito para sa teatro, hindi ko to alam ah. May percent na nakalagay. Yan, naka 50 Hz. Off na natin. Ngayon, next is ito. A, para to sa current ammeter. Current, yung current naman ang sinusukat nito. Flow of current, mga red sum. Ngayon, paano ba gamitin yan? Dito na natin gagamitin ang ito, clamp meter. Ngayon mga red sum, kailangan natin ng load. Kunyari meron tayo ditong ilaw, ilaw, saksak natin ito, tapos i-on. Yan, masyadong maliwanag, ilayo natin. Tapos dito natin gagamitin yan mga red sum, ang ating clamp meter, para masukat ang kuryenteng dumadaloy dito kung ilan. Yan. Hindi makita. Takpan muna natin mga red sum ang ilaw para makita natin dito sa camera. Yan, pwede na. Yan mga red sum. .03 amperes, .04 amperes ang kuryenteng dumadaloy dito mga red sum sa wire natin. Ayan, i-off natin. Ayun, wala kasi patay. I-on natin uli. Ayan, 0.04 amperes ang pinaka-maximum. Yan, yan ang kagandahan nito mga red sum sa clamp meter, kasi non-contact siya eh. Kapag yung digital multimeter, kailangan nating putulin ang isang linya. Tapos ang gagamitin natin ay yung ganito, yung dalawang test leads. Nakaano siya, nakasiris sa kable. Pero ito safe kasi ganito lang, non-contact. Ayan. Bali yan yung reading mga red sum. Pwede nating i-hold yan. Ayan. Tapos tanggalin. Ayan. Yan yung reading. 0.4. 0.04 amperes. Patayin na natin. And the last but not the least mga red sum ay ang NCV. Ito ang nagandahan ko dito mga red sum, kaya umorder ako, kasi meron siyang non-contact voltage detector. Ang gamit nito ay para sa quick detection ng mga live voltages. Yan, tanggalin muna natin ito mga red sum, kasi di yan gagamitin. Ilagay natin dito sa wrist. Yan. Ayan mga red sum, kapag nagpa-flash, ibig sabihin, ano siya? Ready na siyang makadetect ng mga live voltage. Yan. Tanggalin natin mga red sum ang camera para ay ito na lang. Ayan. Nagbi-blink, ilapit natin dito. Ayan. Mabilis, ibig sabihin, meron ditong ano,
Ang detection nito guys, binasa ko sa manual. Kapag naka-detect siya ng, ilan ba yun? More than 150 volts AC. Ayan, within 1 centimeter distance. Saka siya magbiblink ng mabilis. Ibig sabihin, merong ano dyan, live voltage. Ayan. Layo natin. Dikit natin. Ayan, mabilis. Ayan. Dito pala banda mga retsam yung ano niya, detection niya dito sa may side na to. Ayan. Dito sa kabila wala. Ayan, ibig sabihin dapat dito. Ayan. Mabilis ang pag-flash pagka naka-detect siya ng live voltage. Subukan natin dito mga retsam. Ayan, flashing. Ayan, meron. Ayan, meron mga red sum. Ito wala, kasi DC ito eh. Ay dito mga retsam. Ayan, mabilis. And that ends my review mga retsam dito sa aking bagong tools, dito sa aking bagong laruan. Sana'y kahit papano may na-share na naman ako sa inyong mga bagong kaalaman, lalong-lalo na kung paano gamitin ang clamp meter. Sa mga naligaw nga pala dyan sa aking channel, baka naman pakisubscribe naman dyan. So paano guys, hanggang dito na lang. Itong manual nga pala guys, pipicturan ko na lang tapos ilalagay ko sa video para makita nyo kung anong mga nakalagay dito para may idea na kayo kahit papano. So, hanggang dito lang mga retsam. Bye, adios.